Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Tito Nisbags here. Mga babayan ko, short lang tong mensahe ko kasi may nakita na ako sa isang TikTok ba to. OFW siya babae. Her name is Christelle Memper Magora. OFW siya sa Middle East. Ha? Alam mo mga kababayan, kung totoo itong ano niya, yung TikTok niya to, yung sinabi niya, si TTO, Miss Christelle, hindi lang ko muna yung video mo. Alam niyo mga kababayan ko, kaya nga tayo ay napupunta sa ibang bansa. Kaya nga tayo nagtatrabaho sa ibang bansa para guminhawa buhay natin, para guminhawa ang pamilya natin, at para naman siguro guminhawa rin ang buhay mo, yung sarili mo. Huwag kang masyadong mabait, lalong-lalo na sa pananalapi. Huwag kang basta bigay ng bigay, pautang ng pautang. Mamaya, paririnig ko, short lang naman ko. Ito mga mabayan ko. Alam ko, may mga ibang tao naman dyan na nakaka-relate dito sa video to. At may mga tao naman na gumiginhawa naman ang buhay dahil nagpunta sila sa iba yung dagat, sa ibang mga bansa. Para naman siguro, let's face it, para magkabahay, mapag-aral ng mga anak, at iba matulungan. Pero wag naman lulubusin ang kabaitan ng isang OFW. Pakinggan nyo ito, panoorin nyo. Bakit nawala? 2019, nag-Saudi ako, puro padala ng pera sa Pilipinas, puro pautang at tulong. Nung umuwi ako, wala isang tumulong. This is the saddest part pag OFW ka. I've encountered a lot of people dito sa UAE na almost 8 years, 10 years na, pero wala pang ipon dahil sa ganito. Guys, I'm not saying na masamang tumulong. At dahil inuuna nila yung pamilya nila sa Pilipinas, minsan nakakalimutan na rin nila yung sarili nila. Dadating talaga yung Narinig nyo. Minsan kinakalimutan ng sarili nyo. Kayo yung nagtatrabaho . Di ba? Siguro tama lang ay patala nyo sa pamilya nyo. Magtabi kayo sa sarili nyo. Alam ko naman dyan di ba pag nasa agency ka, may tawag ng allotment. Hindi ko lang alam kung walang porsyento sa asawa o sa nanay. What I know is 50 or 70% doon sa kamag-anak mo. Allotment, asawa mo kung may pang-asawa ka. And then yung 30 sa iyo na lang yun. So siguro man, ipunin mo yun. Or maybe, may mga iba rin na walang allotment, bahala na nga OFW na magpapadala. Huwag masyadong mabait sa kaibigan o sa kamag-anak. Try to say no din. Minsan magmaramot ka. Dahil lang muna lang, naku, pasensya na. Kakabahay ko lang ng matrikula ng anak ko . Naku, pasensya ka na. Kakabahay ko lang ng utang ko dyan sa Pilipinas . Di ba pwede naman ganun? Kaysa maubusan ka ng pera. Paano yung mga napautang mo? Binayaran ka ba? Yung mga tinulungan mo, tinulungan ka ba? Di ba ganun naman talaga . Minsan maging wise ka rin. Short lang ito mga kababayan ko . Hindi sa pag-aano, para magkaroon ng content. Totoo itong nangyayari mga kababayan ko. O sabi pa nga ni Christel, may mga kasamaan siya dyan, 10 years siya nagtatrabaho sa Middle East, yung iba walang ipon. Ano yun? 10 taon ha? Siguro, pwede kung dito ka nagtatrabaho sa Pilipinas, talagang mahirapan ka mag-ipon. Kung may ipon ka naman, maliit lang. Pero kung sa abroad mga kababayan ko, malaki ang sweldo dyan, di ba? Hindi naman sa malaki. May sobra lang. Kaya ang bidding ko sa inyo, maging masinob kayo, maging wise spender kayo. Try to say no. Huwag panay yes ng yes. May mga kaibigan naman ako dyan sa Middle East nakapag-ipon naman Naging masinob sila sa pera. In short, di ba? Yun lang mga babayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Basta maging lang kayo, wise spender. Try to say no. Salamat po. Ingat. Bye.